Ugnani ng pagkundina ang resolusyon ng Anti-Terrorism Council o ATC na nagtatalaga kay Dr. Naty Castro bilang isang umanong terorista. Kilala si Doc Naty bilang community doctor na dekada-dekada nang naglilingkod sa mga komunidad sa Mindanao. Noong 2022, matapos maredtag ng Duterte administration, inaresto si Doc Naty sa kasong kidnapping at illegal detention daw sa isang miyembro ng paramilitar sa Mindanao. Na-dismiss ang kasong ito pero inapila ng Department of Justice ang desisyon. Nitong January 30, inilabas ng ATC ang Resolution No. 35 na naglalaman ng terrorist designation kay Doc Naty. Sabi ng resolusyon, isang opisyal daw ng Communist Party of the Philippines ang community doctor at nagbibigay ng training sa New People's Army. Pinabulaanan ito ng pamilya at mga katrabaho ni Doc Naty. Mula nang graduate, serbisyo sa mga komunidad na hindi naaabot ng gobyerno ang piniling daan ni Doc Naty bilang public health practitioner. Kasabay nito ang pagtataguyod ng karapatan ng mga komunidad sa Mindanao na pinagsisilbihan niya. Isa lang si Doc Naty sa mga itinalagang terorista di umano ng ATC. Matagal nang kinekwestiyon ng iba't ibang grupong kontra sa anti-terrorism law ang ganitong kapangyarihang binigay sa ATC para basta na lang magtalaga ng mga tao o organisasyon bilang terorista kahit walang due process. Sa ngayon, mayroong 37 organisasyon ang na-designate ng ATC bilang terorista umano. Samantala, 61 individual ang pinangalanan nitong terorista umano, kabilang si Doc Naty at ilang kilalang peace consultants at peace advocates. Ayon sa Council for Health and Development, isang pambansang organisasyon ng community-based health program, nilalagay ng ATC sa panganib ang mga doktor at health workers na napiling magsilbi sa malalayong lugar. Kinundi na rin ng grupong bayan ang terrorist designation at ipinanawagan ang pagbabasura ng anti-terror law. Anila, peace talks at hindi pananakot sa peace advocates at human rights workers ang dapat harapin ng pamahalaan. Bakit ba hindi makatarungan at labag sa karapatan ng mga individual ang pag-designate sa kanila bilang terorista? Pakinggan natin si Attorney Josa Dainla ng National Union of People's Lawyers. Una sa lahat ay tatagurian kang terorista. At yung reputasyon mo ay talagang masisira. Nakasaan sa batas, walang garantiya na malarespeto yung karapatan sa due process. Lahat nangyayari behind closed doors, hindi nga natin alam kung anong ebidensya na iniharap, no? No, kung sino mga testigo laban doon sa mga dinesignate na individual. Pangalawa, maaring buksan ang iyong mga bank deposits sa iba't ibang financial institutions. Isang indikasyon ng patuloy na practice na designation na mga progresibong individual at organisasyon ang pagpapakita na ang gobyerno ay ayaw talaga makipag-usap ukol sa kapayapaan. Ang payo namin, labanan itong mga unjust and arbitrary, no, exercises of authority, no, sa ilalim ng hindi lang ng Anti-Terrorism Act, kundi dun sa tinatawag nating Terrorist Financing Prevention and Suppression Act. Talagang napaka-unfair nung batas. Kung kaya hinihikayat din namin, no, yung mga mamamayan na maging mapagbantay at ipagpatuloy natin yung kampanya para mabago ang batas na ito. Mapapakinggan ang buong panayam kay Attorney Dainla sa Rights Watch Podcast ng Altam Radio. Available yan sa Spotify, Apple Podcasts at Anchor FM.